ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Ito ang simula ng Ebanghelyo ni Jesucristo, Anak ng Diyos, na susulat sa Propeta Isaías. Ipinadadala ko ngayon ang aking sugo na mauuna sa iyo para ayusin ang iyong daan. Narinig ang sigaw sa disyerto. Ihanda ang daan para sa Panginoon. Ituwid ang kanyang landas. Kaya may nagbibinyag sa disyerto, si Juan, at ipinahayag niya ang binyag na may kasamang pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Nagpuntahan sa kanya ang lahat ng taga-Hudeya at mga naninirahan sa Jerusalem. Inamin nila ang kanilang mga kasalanan at bininyagan sila ni Juan sa ilog Jordan. May balabal na balahibong kamelyo at pang ibabang damit na katad si Juan, at mga balang at pulot-pukyutang gubat ang kinakain. At ito ang sinabi niya sa kanyang pangangaral, "Parating na ang kasunod ko na gagawa ng higit pa sa akin. Hindi nga ako karapat-dapat yumuko para magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Sa tubig ko kayo bininyagan, at sa Espiritu Santo naman niya kayo bibinyagan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, maningning na pangako. May dalawang mukha ang panahon ng Adbiyento. Ang isang larawan, makita natin ang mga taong paruroot paririto, nagmamadali, pumahangos, at hindi mapakali. Tila kulang ang 24 oras ng pagtatrabaho para sa kanila. Kailangan daw kasi. Ito ang panahong matagal nang hinihintay ng mga negosyante para makabawi sa matumal na negosyo sa nagdaang mga buwan. Ito ang panahon para magkamal ng malaki, para may pantustos sa mga pangangailangan. Ito rin ang panahong ginugugol sa pagpapalamuti ng bahay, pagdalo ng mga parties, at pagbili ng regalo para sa mga inaanak at mga mahal sa buhay. Malaki ang kaibahan ng ikalawang mukha ng Adbiyento. Dito, ang mga tao'y mabagal kumilos at mistulang mga kandilang nauupos at aandap-andap. Marahil hindi na nila mababasa ang isinusulat kong ito, sapagkat malabo na ang kanilang mga mata at mabilis silang mahilo dala ng katandaan. Madalas ay nasa loob lamang sila ng bahay, nakatutok sa radyo o TV. Nangungolekta sila ng sakit, alta presyon, diabetes, rayuma at iba pa. Nasanay na silang ganito ang pag-usad ng buhay sa araw-araw. Hindi na rin sila ang tipong mag-i-enjoy sa party o gagastos para sa regalo. Aliwin, aliwin ang aking bayan. Aliwin ninyo sila. Ito ang bili ng Panginoon kay Propeta Isaías para sa dustang bayan niyang Israel, nanuoy bihag ng kaaway sa Babylonia. Ito ang karanasan ng mga taong makikita natin sa dalawang mukha ng Adbiyento. Isang kumakaripas ng takbo at isa namang nauupos ng kandila. Pareho silang inaabot ng propeta. Hinango ko na nga kayo sa pagkaalipin. Ang magandang mensahe ng Adbiyento ay ang pagsariwa sa pangako ni Yahweh na kailanmay hindi niya tayo pinababayaan. Kung pagod na tayo sa pagtatrabaho, o di kaya'y bagot na bagot sa pangungulila, hinahango tayo ng Panginoon at binibigyan ng bagong pag-asa. Kapag siya ang nangako, makaasa tayong hindi tayo kailanman mabibigo, darating na ang Panginoon. Sa ikalawang sulat ni Pedro, tinukoy niya ang pagdating ng araw ng Panginoon. Hindi lamang ito karaniwang petsa tulad ng ibang mga araw. Ang araw ng Panginoon ay panahon ng kaganapan. Ang hinihintay natin ay bagong langit at bagong lupa. Ayon kay Propeta Isaías, ang pinakamabisang paraan ng paghahanda para sa araw ng Panginoon ay ang pagbubuo ng isang patag at matuwid na lansangan para sa Diyos. Patataasin ang bawat lambak. Huwag magpadaig sa kalungkutan o kahinaan. Punuin ang sarili ng makabagay na makalangit, katulad ng pananalangin sa Diyos.
pababain ang bawat bundok at burol, kalusin lahat ng pagmamalabis sa ating buhay na nagiging sanhi ng kasalanan, kayabangan, kasungitan, katakawan, papantayin ang lupang lubak-lubak, iwasto ang mali, bitiwan ang mga kabuktutan, naglalayo sa atin sa Diyos at sa ating kapwa. Kung may bagong pagsisikap tayong gagawin ngayong Albiyento tungo sa pagtatayo ng patag at matuwid na lansangan para sa Panginoon, hindi magluluwat ang kanyang pagdating at matatamu natin ang kanyang magandang pangako. Ang kalwalhatian ni Yahweh ay mahahayag at makikita ng lahat ng tao. Mahayag ang kaniningang ito maging sa mga taong abala sa lansangan o sa mga nanlulupaypay sa kanilang tahanan. Hahanguin tayo, aalisin ang takip na nakalambong sa ating mga mata at makita natin ang kaniningan ng manunubos na nagpapanibago sa ating lahat.